Good afternoon, ma'am, sir. I hope you understand. We really cannot give full details yet until such time, ma'am, na ma-file po yung kaso, and we expect within the day po ay maisasampa na po yung kasong transportation of illegal drugs against din po sa arrested suspect po natin na nahulihan po ng more or less 2 tons of methamphetamine hydrochloride. Kahapon nga po, during the on-site field testing po, ay nagpositibo na po sa methamphetamine hydrochloride yung mga nakumpiska pong drugs. As of 2 p.m. po today, ay nasa around 67% na po ang nabibilang po at nai-inventory. Lumagpas na po tayo ng 1 ton. So, ongoing pa po yung inventory, but kanina po ay napag-agrihan na itutuloy na po yung inquest ngayon, at sasabihin na lamang po at isa-site na lang po doon sa isasampang kaso po ay ongoing pa po yung inventory, kasi we have to beat the 36 hours po para po maisampa po yung kaso for violation po ng Section 5, Article 2 of Republic Act 9165. At doon po sa manner po ng arrest, as stated before, while the members of Alitigtag Municipal Police Station sa our conducting checkpoint, dumaan po itong silver photon na being driven by the suspect, and he attempted to evade po yung checkpoint, but he was immediately pursued po nung mga tauhan po natin manning the checkpoint, and nung ibinaba po niya itong bintana ay may sumingaw po na masangsang na amoy na doon sa sasakyan, at may nakita po na numerous plate numbers yung plaka po ng sasakyan doon po sa kanyang tabing upuan, passenger seats, that prompted the personnel to ask for the papers. Nag-oblige naman po itong suspects po, at from there po ay bumaba po siya at binuksan po yung sasakyan, at doon lang nga po lumantad yung pagkakaraming illegal drugs po na nasa loob po ng plastic container na visible po from the eyes po. Yung background po ng nahuling suspect po ay siya po ay may asawa, around 47 years old. Siya po ay nakatira po sa Quezon City, at he is a Filipino citizen. But other than that, hindi pa po kami makapagbigay ng additional details dahil ongoing po yung follow-up operations and investigation, because we believe po na may mga kasamahan pa po ito. May mga information pong nare-receive, not only yung Calabar Zone, pati na rin po yung adjacent regions, na may posibilidad po na may malaking shipment po ng illegal drugs sa proliferating dyan po sa area po ng Calabar Zone. And in fact, no less than the PDEA has said earlier po na meron po silang minomonitor. But yung nangyari po kahapon ay, kung matatandaan nyo po, ay nagdeklara po tayo ng heightened alert, at nagkakandak po tayo ng fixed and mobile checkpoints po. So doon po dumaan yung sasakyan po na ito, at it was a heavily tinted van. So nung the personnel manning the checkpoint po attempted to flag down po itong sasakyan, yun nga po, medyo umiwas po, pero naharang din naman po siya, at the rest is history, as we say po. Based po sa general information na i-share po sa atin ay nasa galing po ito ng Nasugbu, Batangas po, at dadalhin po sa Manila prior po siya ma-intercept. So dumating ito sa bansa. So, yun po yung isa sa tinitingnan, ma'am, na naging source and origin po nitong illegal drugs. Possibly po, alam po natin ang Batangas po ay malawak po yung coastal areas dyan. So yan ngayon po yung subject ng ating investigation and intelligence build-up po. That is the main reason why we cannot give more details, so as not to compromise po yung ongoing follow-up operations po.
Isa po yun sa tinitignan po natin, ma'am, na possibly considering po the magnitude and volume po ng illegal drugs na almost 2 tons, it is highly improbable if not impossible na siya lamang po ang nagkarga dito sa van po niya. So isa po yan sa tinitignan, that's why nagkakandak po tayo ngayon, ma'am, ng mga backtracking ng mga CCTV kung magmula po doon sa mga possible na pinanggalingan po niya bago po siya na-intercept dito po sa area po ng Alitagtag, Batangas. Magkaiba po, ibang-iba po yung markings and packaging po nitong nakuha po natin na illegal drugs sa Batangas compared doon sa mga madalas po nating nakikita na nakabalot po doon sa mga foreign na character na tea bags. So iba po ito at yun po yung pinag-aakalan ngayon. The PNP already coordinated in close coordination with PIDEA and our foreign counterparts to determine and study the possible origin po nitong illegal drugs dahil iba po yung markings and packaging po niya. Meron din po siguro lab ng local lab. Definitely po, hindi po, no less than the president has stated earlier po na there are indication na galing po sa labas itong mga illegal drugs, but I hope you understand we really cannot give more details dahil nga po as we speak yung ating pong intel operatives are conducting investigation and possible follow-up operation po. Based po sa initial test po na kinandak po ng PIDEA po ay high grade po itong nakakumpiska po ng PNP po. Yung suspect po natin na IT kong po ang bibig hanggang sa ngayon po dahil siya naman po ay na-advisan po nung prosecutor who went personally doon sa area na siya naman ay may kakapatan na manahimik at kumuha ng sarili niyang pili na abogado and he opted to remain silent until po nang umalis po kami doon, hindi po siya nagsasalita. Meron na po tayong initial result po ng verification. That is really the main reason why we cannot really give so much detail dahil sabi nga natin, maaaring may iba pa pong kasamahan ito at pinipilit po natin matugis at ma-identify po yung mga possible cohorts po nitong arrested suspects po natin. It is not impossible na ito ay bahagi ng mas malaking shipment po ng drug. Kaya nga po ang PIDEA po ngayon at PNP ay kasalukuyang nag-uusap at nag-exchange po ng mga intelligence packet po to determine nga po yung possible whereabouts and origins nga po nitong nakumpiska na drugs. Dahil sabi ko nga po, bago nangyari nga po itong sa Alitagdag, Batangas ay meron pong minomonitor ang PIDEA po at it so happened na na-intercept nga po itong malaking shipment ng drugs dyan po sa parte ng Alitagtag, Batangas po. Yung plate number na nakakapit sa na-verify, natungin talaga yung para doon sa suspect? May mga initial verifications na rin po tayo, pati na rin po yung ibang mga plaka na obviously ay fake po doon sa loob ng sasakyan. So, maliban pa nga po sa kaso ng Section 5 ay may mga kaso pa pong kakaharapin itong suspect for using fake plate numbers po. Isa po yun, sir, sa subject ng ating investigation because there are reports being validated by the investigator on case, pati na rin po yung ating intel operatives na possibly nga po ay may ginamit po na yati po para po makuha po itong mga illegal drugs po na ito. But these are all subject for validations po. And then may kapitan namin na bine-verify. May mga kinakausap na po tayong tao, including yung mga yung areas kung saan na last seen itong suspect po natin, including yung ibang mga personalities. But
I really cannot give details for now dahil I'm not at liberty to reveal other details. Dahil ko sabi ko nga, while I have some information, I don't want to be the cause of kompromiso po ng mga tropa po natin on the ground. Based on kung talagang matatapos po ang inventaryo at aabot po ito ng 2 tons, ay ito po talaga ang pinakamalaking drug haul sa history po ng law enforcement operation sa Pilipinas. If I if my memory serves me right, ang pinakamalaki po ay 1.5 tons po ng illegal drugs confiscated. So kanina po ay nasa around na more than 1 ton na po yung na bibilang at na-inventaryo po. So hopefully within the day po ay matapos po sila, around 60% na po yung nabibilang po nila. So just can imagine po yung magnitude and volume po ng illegal drugs. Talagang we are intently and seriously looking for a drug syndicate. A drug syndicate may be behind this large volume of illegal drugs po. Ang gusto nating tignan man diyan yung positive perspective na because yung talagang yung eagerness ng mga pulis natin na trabahuhin at magpatrol at talaga namang serious sila sa kanilang trabaho, na yun yung sinasabi po ng ating Chief PNP na huwag maliitin na ikaw lang ay nagpapatrol diyan sa daan, na yan lang ang trabaho mo. Just can you imagine yung mga pulis natin nagpapatrol lang, nag-checkpoint, and yet they were able to seize and confiscate almost 2 tons of illegal drugs. So hindi natin tinitingnan 'yan doon sa side ng alarming in the sense na malaki yung pumapasok na bulto ng illegal drugs dito sa atin, but on hindsight din ay yung intel driven na efforts po ng PNP, particularly ng PNP and PIDEA, dahil maganda po yung ating relationship sa PIDEA, ay ito po yung nagiging resulta na nakaka-confisca po tayo at nakaka-recover po tayo ng large volume of illegal drugs po. Can you say, ma'am, na effective yung anti-illegal campaign ng PNP? Well, sabi nga po ng ating Pangulo kanina, kung napakinggan nyo po na almost 2 tons of illegal drugs, walang napatay na isa, walang nasaktan na isang individual, na ito yung bagong mukha ng sinasabi po niyang kampanya natin laban sa droga, na walang dugo na isang patak na dugo ang dumadak dito sa operations po na ito, and yet we were able to confiscate almost 2 tons of illegal drugs. At magmula po noong July 2022 hanggang April po sa kasalukuyang taon ay almost 22 billion worth of illegal drugs na po yung ating nakumpiska. And just can imagine kung yung isang small portion po ng illegal drugs po na ito ay umabot po sa ating mga barangay, just can imagine po yung problemang idudulot po na ito. So yun po yung sinasabi ng ating Pangulo kanina, na tuloy-tuloy po yung magiging kampanya po ng PNP at ng PIDEA para po makamit po natin yung pangarap natin na bawat isa na magkaroon po tayo ng 100% drug free communities. How about yung promotion ng ibang droga? Kasi ang sinasabi, bakit daw yung EPE lang ang nabigyan sa ceremonial lang po, sir, yung nangyari kahapon dahil for lack of material time, dahil hindi tayo pwedeng masyadong dumami po doon, dahil we cannot compromise the integrity of the illegal drugs confiscated yesterday. So symbolic lamang po yung ginawang pagpin po ng ating kagalang-galang na SILG kay Captain Luis De Luna, now Major De Luna. But definitely yung iba pong mga kasamahan po niya ay kasama po silang mapopromote po, at magkakaroon din po ng separate ceremony po with respect to their being accorded the spot promotion like Major De Luna po. I understand na nasa 33 personnel po yung kasama po doon sa checkpoint operation, the whole checkpoint operation, but syempre titignan din po sino po ba talaga yung may actual participation doon sa naka-plug down at yung magsaserve po na affiant and witnesses. Definitely po sila po yung priority para po mabigyan po ng spot promotion like Major De Luna po. Yung
Possibly, sir. Pwede nating tingnan ng ganun. But isa sa tinitingnan, sir, natin na itong mga pumapasok po na illegal drugs sa ating bansa ay hindi naman po tayo palagi ang intended user. Ang nangyayari po ay nagiging transshipment point lamang po ang Pilipinas. Pag naipasok na po dito, ay i-ship back naman po doon sa mga intended user po nila, including yung international market po. Yes po, sir. Isa po yun sa tinitignan, sir, na ginawa lang pong transshipment point po ang PNP at i-redirect po yun sa international market. So isa po yun sa tinitignan natin, sir. That's why meron po tayong close collaboration po sa ating international counterparts, particularly yung Interpol po. Mula po nung July 1, 2022 po hanggang April 14, 2024, nakapag-conduct na po tayo ng almost 86,203 operation at nagresulta po yan sa pagkaka-aresto po ng 108,555. At yung estimated standard drug price po ng confiscated illegal drugs ay umabot na po sa 22.8 billion pesos na po. Isa po yan, sir, sa tinitingnan dahil malaki po yung pagkakaiba po ng mga previous na nakikita po natin na naka-contain sa mga foreign looking na mga tea bags po. Ito po ay nakalagay po sa isang plastic container at malayo po yung markings po niya doon sa normally po at nakikita po natin in previous sa drug haul po. So ang initial assessment po natin ay iba po yung origin nitong drugs po na ito compared dun sa mga previous na na-confiska po natin before. Sa number po ng drug syndicate ay wala po tayong statistics na hawak po ngayon, walang data, but definitely po yung drugs po na nanggagaling po sa Golden Triangle, tinitignan po yan. Yung Mexican Sinaloa, tinitignan din po natin yan na mga possible sources and origin po ng mga illegal drugs na ipapasok po dito sa ating bansa. Ma'am, nabanggit na ba yung Hernandez Group dito sa pagkakahuli ng 13.3 billion ito? Dahil yung 2 days ago daw bago yung pagkaka-intercept itong mataas na quantity ng drugs, may dalawang member nila yung nahuli at sila'y nag-ooperate sa kalabasan. I don't have any information with respect to the Hernandez Group kung ano po yung relation po nila dito sa confiscated drugs po naman. Like I said po, ongoing po yung investigation and follow-up operation. So we really cannot give more details with respect to the background of the suspect and other information that may compromise po the ongoing follow-up operations po. Yung moral ng PNP, ma'am, ngayon na nakakaroon, Mataas na pataas po yung moral po ng PNP ngayon dahil sabi ko nga po, ito ay nagpapatunay na hindi kailangang may dumanak na dugo. Yun nga po yung sinasabi ng ating Pangulo at yun din po yung sinasabi ng ating SILG, ng even yung ating Chief PNP. When he assume office, ang sinabi niya ay iba yung magiging mukha ng kampanya natin laban sa droga. Dapat focus tayo, i-identify natin saan ba talaga ang source ng drugs. Intensify natin, strengthen po natin yung intelligence-driven operation po natin. At ito po yung pagpapatunay na maganda po yung takbo ng ating pagtakbo po ng ating police strategy with respect sa kampanya po natin sa illegal drugs. At yun po yung bilyan ng ating presidente kanina nang sinabi po niya na tulungan niyo po kami, tulungan niyo po ang PNP, tulungan niyo po ang PIDEA dahil kailangan po natin ng tulong ng ating komunidad. Dahil kapag kami mga information po kayo at naoobserbahan sa inyong mga community, i-report nyo ko po kaagad yan sa PNP at PIDEA at makakaasa po kayo na a-actionan po yan, lalong-lalo na po kung yan po ay may kinalaman sa illegal na droga po. Yung packaging po contains some foreign characters po. That would give us an indication na
this may have possibly came from sources outside of the Philippines po. So we are confident at nabanggit din ng ating Pangulo yon na based po dito sa ating assessment, doon po sa packaging and markings ay hindi po ito locally made po. Galing po ito possibly sa international international market po. Or at least or international drug traffickers or importers or smugglers po for that matter. So, nakausap po natin kanina yung provincial director po ng Cagayan at yung COP po at according to them na yung kanilang pong probinsya ay inopen po talaga, particularly po ng Commission on Higher Education ay inopen po nila yan para po doon sa tinatawag po nilang internationalization. Ito po yung mga foreign students, they were welcome doon po sa probinsya ng Cagayan para doon po sila mag-aral. This is part of the effort po ng local government, part of their initiative to spike the economy, to spike the progress po ng Cagayan at wala naman daw po dapat ikabahala dahil ito naman po ay mga documented mga students po ito, foreign students po at meron po mga kaukulang papeles po ito. Wala pong magiging problema sir dahil ang PNP po naman bahagi naman po ng trabaho po ng PNP ay to enforce the law. Kung may makikita po tayong violation na kinukumit po ng any foreign national including yung mga local residents po natin not only there in Cagayan particular even in other places po ay tuloy-tuloy po yan including po yung validation ng alleged presence nga po ng mga Chinese dyan po sa probinsya po ng Cagayan but we were informed na these are all valid and may basis naman po because of the invitation by no less than the Commission on Higher Education. Pero may record na ba may na-commit sila any activities or since tumatik po sila sa province? As per the PD Cagayan po, they haven't received any complaint with respect to the foreign students temporarily residing in Cagayan po. Sorry, last. Meron na bang assessment dun sa today na transfers? As of lunchtime today po, may na-monitor na lang po tayong dalawang ongoing. Isa po sa Manila at isa po sa Quezon City. Kahapon po ay we monitored around 30 na mga rally points na minonitor po natin pero hanggang matapos po siya ng ating gabi kahapon ay wala naman po tayong naitala na anumang major incident at relatively peaceful naman po. Pinayagan po natin silang magmarcha hanggang dyan po nakakating po sila hanggang Espanya at hindi na lamang po sila pinayagan to go beyond Espanya po so as not to create a traffic congestion at syempre yung hangarin po nila na makakating po ng Mindola ay pinakiusapan po natin sila na papayagan na lamang po silang mag-programa dyan po sa area ng Espanya dahil ang Mindola po ay no rally zone po. Yung 30 rally points nationwide po yun? Nationwide po yun, sir. May mga na-monitor po tayo dyan, yung, particularly yung mga nanggaling po ng Quezon City, ang naging staging area po nila ay yung UP po. Normally dyan po sila nagko-convert, tsaka po sila magmamarcha. Meron din po dyan sa mga area po ng Sadar, may mga nag-rally po dyan. But after a few hours, ay nag-disperse din naman po sila. So nagkaroon lang po ng konting tension, kung masasabi niyo pong tension, yung almost midnight po dyan po sa may party po ng Espanya dahil... they were prevented from proceeding nga po doon sa Mindola. So they opted to hold their program dyan na lang po sa area po ng Espanya, malapit po dyan sa may Welcome Rotonda po. Ma'am, last na lang, pwede mong balikan ko yung bilang ninyo kanina na since mayroong mga foreign markings yung mga nakuha ang drugs, maging ang Pangulay kumbinsido na ito'y gawa sa ibang bansa, yung sundin na siya local dismantled na ba lahat, ma'am, yung mga nagpo-produce ng droga dito sa ating bansa?
Well, for the past few years po, sir, ay wala na po tayong namomonitor po ng mga Shabu Laboratory. In recent histories po, our history po ay wala na po. So, we are confident na wala na pong nag-manufacture locally dito po ng drugs. Yung pong mga nahuhuli po at nakukumpiska po natin na malalaking bulto po ng illegal drugs po ay we want to believe po na outside source ang source po ng mga ito po. Normally po sir, yan po yung mga specialized units po natin. Yung SAP po ay may mga sinasalihan po silang mga training. So yung ating mga maneuver forces po, normally sila po yung mga kasama doon sa mga training na kinoconduct po ng mga foreign counterparts po natin. I'm not sure about the figures, sir. We will provide you figures later on. We have to coordinate po sa DHRDD dahil sila po yung may hawak po ng statistics ng mga lumalahok po at nagpa-participate doon po sa mga training ng PNP and even ng ibang foreign counterparts po. Meron din po silang sinasalihan, sir, yung maritime, iba po ng ating mga national support unit, even yung ACG po natin, na meron din po silang mga technical training. But ang tanong niyo po, sir, kanina ay yung EDCA-related trainings po. But I'm just assuming po at na ito po ay since highly technical po ito at skills training po ito ay yung ating pong mga special action force and maneuver forces po ang kadalasan na kasama po dito sa mga ganitong klaseng training po. Ayan yung tapusin, sir. Baka may masabi na, baka may masabi na. A little idea po, ano yung marking? Ano yung mga marking? Chinese, Arabic, Arabic, kung ano mga Canadian. I'm not at liberty. Really, honestly, but definitely, malayong-malayo po doon sa I don't even want to mention the word na sinabi ni Sir Edwin po, but definitely malayong-malayo po doon sa packaging and markings po doon sa mga recent na discover po ng mga illegal drugs. So we are of the belief na iba po yung source po nitong illegal drugs po na ito. Kausap ko lang, ma'am, kanina yung regional director po ng Region 11, pati po yung city director. Tuloy-tuloy daw po yung efforts po nila at in constant communication din po sila doon sa mga lawyers po ni Pastor Kibuloy at iba pa pong mga akusado. So through his lawyers and the lawyers of other accused po ay patuloy po silang umaapila at nakikiusap na i-encourage at kumbinsihin po nila si Pastor Kibuloy at iba pa pong kaakusado na sumuko po at harapin na lamang po yung kaso po nila. But katulad po ng sinabi ko, hindi na lamang po limitado yung ating pag-search at paghahanap dyan po sa Davao Region dahil may possibility na wala po sila sa Davao Region. So we don't want to take our chances na doon lang tayo nagko-concentrate sa Davao. But for all we know, baka we are not only looking with one person, so may iba pa pong akusado. So yung pamilya naman po ay according to the city director po ng Davao, nakausap pa natin na kinukumbinsi din po nila yung mga pamilya po ng ibang akusado, but according to them, hindi po nila alam yung whereabouts po ng kanilang mga mahal sa buhay. We cannot say with certainty na wala na po dun si Pastor Kibuloy at iba pa pong akusado, kaya nga tuloy-tuloy pa rin po yung efforts. May ibang may ibang tracker teams po na naka-concentrate po sa Davao, yung iba naman po ay outside Davao. So hindi na lamang po isang unit yung nagkakandak po ng manhunt operation to make sure we could cover more areas other than Davao po. Wala pong records na siya po ay nakalabas na ng Pilipinas. Ma'am,
hindi po natin alam kung saan po yung information niya. With due respect kay Senator Hontiveros po, with respect doon sa sinasabi po niya na private army ni Pastor Kibuloy, we don't have any information on that. As to the question, bakit hindi pa po nakakancel o nare-revoke po yung mga licenses and registration po ng baril, meron po tayong umiiral na batas, yung pong Republic Act 10591, at under Section 39 po, ay malinaw po doon yung mga grounds kung saan po pwede na po nating i-revoke o i-cancel po ng Firearms and Explosive Office yung LTAP at registration po ng isang baril. At isa nga po dyan, kung ikaw nga po ay nakakommit po ng isang crime involving the use of firearms. Commission of an offense under Republic Act 9165. Dito po sa kaso po ni Pastor Kibuloy na child abuse, sexual abuse, and human trafficking, maaari siguro natin itong maituring na mga crimes against moral turpitude. Pero malinaw po yung Section 39 ng 10591 na dapat po ay conviction po ang of a crime involving moral turpitude that can be a ground for revocation and cancellation po ng LTAP and registration. But just the same po, kahapon po ay kausap ko po yung chief po ng Firearms and Explosive Office, ay pinag-aaralan din po nila ito. Of course, they will be coordinating with the NBI and DOJ who filed the cases, because there is one provision there under Section 5 is if a competent court will issue order for the revocation and cancellation of LTAP and registration, then it can be a ground for revocation po. So yun po yung tinitignan ng legal officer po ngayon ng Firearms and Explosive Office, kung based po dito sa na-file na case at pati na rin po kung magkakaroon po ng petition before the court, then possibly this can be used for the possible cancellation po and revocation po ng LTAP and registration po ng mga remaining na mga baril po na nakarehistro po under the name of Pastor Kibuloy po. Wala po sir doon sa ground, you could read sir yung Section 39 po, ilan lang naman po yon na mga provisions. It's very clear, and the PNP cannot go beyond the law, what is stated in the law po. As of now, sir, we don't have any action or legal step against kay Congressman Alvarez. Sabi nga natin na nare-respeto natin yung kanyang kakapatan na magpahayag ng mga kanyang damdamin, at gayon din naman tayo, meron tayong kakapatan, pero sabi ko nga, there are boundaries na kailangan po nating observe. But sa ngayon, wala pong action ng PNP, at kagaya ng sinabi ko na po before, ay ang pakiusap po ng inyong pambansang pulisya ay please spare us from this political issue, dahil ayaw po natin mawala sa focus po natin. Ang focus po ng PNP is to enforce the law. Kapag may mga nakikita po tayong paglabag sa batas, ay definitely po ay i-enforce po natin ang batas. We should be preventing and controlling crimes, maintain peace and order. At doon po nakapokus ang mandato po ng PNP, and we don't want to be preoccupied by this political issue, dahil hayaan niyo pong ang PNP niyo po ay tumupad po ng kanyang tungkulin po.